Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dahil nga sa dati akong kusinero, siyempre kailangan, hindi ako pwedeng hindi makapagluto para sa inyo. Kaya samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng pinaka-easy. Kahit yung mga bagong nagluluto, magagawa nila ito dahil napaka-easy. Ito ang adobo a la Christopher. Kaya samahan niyo ako. Let's go! Siyempre, nilista ko na rin ang mga ingredients niyan para hindi kayo mahirapan magtansya ng mga ingredients. Kaya sinulat ko na rin para sa inyo yan. Siyempre, dahil sa adobong chicken, kaya hindi mo wala ang chicken. Garlic. Bay leaves, peppercorn, soy sauce, toyo, suka, vinegar, siyempre tubig, water, at sugar, sukal. Kung handa na kayo, tara, samahan niyo na ako magluto. Paano nga ba lutuin ang adobong chicken? Relax lang. Ito na, tinuturo ko na sa inyo. Sasalansan natin itong mga manok dito sa kaldero. Pero pati pang kalan, ha? Hindi pa siya bukas. Salansan natin siya dyan. Tapos susunod natin ang bawang. Ayan, bawang. Sumunod ang bay leaves, peppercorn, siyempre adobo nga eh, kaya may toyo, at vinegar. Ayan. Ibuhos na rin natin siyempre ang water, tubig. At konting sugar. Yes. Buksan na natin ang ating kalan. Ilagay ang takip. Pakuluan. Eto na, mukulo na. So ngayon gagawin natin dito ay siyempre haluin natin para magpantay yung nasa ilalim at yung nasa ibabaw, magpantay ang luto niya. At siyempre para mababad din ng sauce yung manok. Yan, nasa babaw, lalagyan natin sa ilalim. O kaya babalik na rin natin. Yan. Tapos pakuluan natin ng 10 minutes.
after 10 minutes, babalik tayo ulit natin ng manok para sinisigurado lang naman natin maging maluto yung manok. Kaya pagbalitan natin nasa ilalim ulit, haluin lang natin para lutong-luto talaga siya. Ang gusto ko sa manok ay medyo konting may kumakagat yung tamis, kaya lagyan natin ng konting sugar. Dagdagan pa natin ng konting sugar. Naglagay na tayo kanina pero dagdagan natin konti. Siyempre, pagka kusinero ka, kailangan clean as you go lagi. Para hindi ka matambakan ng lilinisin at huhugasan. So ngayon, ang gagawin natin, kumukulong na siya. Bali, tatabi lang natin sa glit ito. Habang kukuha tayo na isa pang caldero, ayan, cooking pot, at siyempre nalagyan natin ng mantika, ayan, at yung natitira natin garlic, lalagyan natin yun. May natira kasi tayong garlic, isang buo yung nanda natin kanina, pero yung kalahatin, ayan, yung nilalagyan natin dito. Ayan. Medium heat lang to, ha? Medium lang tayo. So ngayon, papa golden brownin lang natin ang garlic. Pagka medyo golden brown na siya, ayan. Ayan, medyo golden brown na. Ayan. So, lalagyan natin ang manok. Kumbaga, ipiprito natin siya. Kumbaga, magsusote tayo ng garlic. Tapos, lalagyan natin yung manok. Ayan. Piprito natin ng saglitan. Pero talagang masarap na masarap. Pwede rin namang hindi na. Kaya lang sa akin, halang Chris Tupper style nga. Yan yung style na namin eh. Kaya kailangan pinapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. So, pipirito natin siya. Ayan. Hindi naman siya kailangan na sunugin or ano. Basta ma-pirito mo lang saglit. Ayan. Katulad niya, no. Yan. Okay. Pito-pito lang, halo-halo para kalang nagsusute sa glitan. Tapos ibubuhos natin ngayon yung sauce. Yung sauce niya. Yan. Buhos na natin siya. Okay. Katapos, ayus-ayusin lang natin ng konti. At pakulan ulit ng 10 minutes hanggang sa medyo mag-reduce na yung sauce niya sa kalahati, kasi mas masarap kung kukunti na yung sauce eh. Yun yung nagpapasarap. Thank you.
masarap pa ito eh. Naglalaga ka na ito. Tapos ilalagay mo dyan. Wow, sarap. Haluin lang natin ng konti. Dahan-dahan. Ayan. Siyempre, titikman natin ang tamang-tama ang lasa. Yes. Ayan, kukunti ng sauce niya. Luto na ito. Halo lang tayo ng ganito. Okay, dilipat na natin ito sa serving plate. Okay, ready to serve na to. Kaya na guys!